Magandang araw mga kasikat. Sa araw na to, mag-unboxing tayo ng nabili namin na relo sa Extra. Ayan. Extra. So, actually, kakain lang sana kami sa ano. Wala, biglaan lang to. Kakain lang sana kami sa ano, mag-almasal lang kami sa IKEA. Pumunta kami ng IKEA, nabili ng konting mga item. Tapos, naisip namin, since yung IKEA ay katapat lang dito sa Jeddah, yung ano, yung Extra, naisip lang namin na mag-window shopping sana. Nung makita ko yung ano, makita ko nga itong relo na to. Napakalaki ng ano niya, ng discount. Compare doon sa ano, dati ko na siya nakikita pero ang price niya ay 1,299 reals, which is around 20, more or less 20,000 sa piso. So nung nakita nga namin siya, tinanong namin doon sa nag-a-assist doon sa Extra kung meron pang available nito. Nako, eto na. Sabi nung ano, wala na raw available sa kanila. Out of stock na sa kanila. Binigyan niya kami ng idea doon sa kabila, doon sa may area ng Majid Road, Prince Majid Road. Sa isang branch nila doon sa medyo malayo-layo doon sa ano. Pero mga around 20 minutes lang siguro. Mga 10 minutes ganun. Anyway, wala naman talaga kaming plano bumili nung makita ko nga yung ano, pero struggle kami doon sa ano na dahil nga wala daw yung ano, hindi daw wala na, out of stock na siya. So, sabi nung ano, tatawagan niya yung kasama niya doon sa ano sa kabilang brand sa Prince Majid. Ang nangyari nung pagpunta namin doon, ang sabi naman nung isang nagtitinda na nag-a-assist doon, eh wala na raw talaga. Ang naka-display na lang daw, pero sabi ko, ang sabi ng kasama niyo doon sa kabilang branch, eh meron pang 2 pieces na stuck dito, kaya tumakbo kami dito. Ito naman, buti na lang nga nyo mga kasikat, eh mabait yung nag-a-assist. Talagang tinaga niyang hanapin, sabi niya, baka yung sinasabing stock eh yung ano lang namin doon, display. Sabi ko, that time, sabi ko, siguro hindi para sa akin. Kaya hindi na ako umasa para hindi naman masaktan. Mahirap mabigo, mahirap umasa. Parang pag-ibig lang yan. Nung nag-iikot-ikot na ako, tinawag ako ng yung asawa ko, kasama ko doon. Tinawag niya ako, nakita yung ano sa tiyaga ng paghahanap. The last one, the last piece. Nakita niya. Ayan, laki ng ano. From 1,299, eh naging 599 reals. Ang 599 reals is around 9,100 pesos. More or less, ganun ang halaga niya. So, yun. Nga pala, ito yung resibo niya, kung makikita nyo. Papakita natin yung presyo. Ayan, no? 599 reals from 1,299. 58%! So, ayan. Introduce ko na yung item. Relo. Ayan, no? Huawei Watch GT Runner. Ayan, no? Ayan. Kung familiar kayo dyan, pero kasi ako noon ko pa gusto tong magkaroon ng ganito kasi ang cellphone ko ay Huawei din, Huawei Mate 30 Pro. Ayan, so nakaka-excite kaya ito na, unboxing na natin. Excuse me, diyan ka lang muna, may resibo. Ito na. Excited yan. So, ito. Bubuksan na natin. Ka-ready talaga.
Oha. Woo. Hindi lang gusto, hindi ko lang gusto ang relo na to. Gustong gusto noon pa. Pero since ang asawa ko ay niregaluhan ako ngayon kahit walang okasyon. Yeah, salamat sa asawa ko. Ito na. Makita nyo ha. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung relo. Ayan yung relo. Okay, tanggalin na natin. Mamaya muna to. Tabi muna natin dyan. Oh, magas ka. What's inside? Ayan, yung relo. Ayan, tinanggal ko na. Meron siyang... Oh, yun. Yun. Yan yung ano niya. Yung bracelet niya. Bakit yung isa? Siguro meron pa isa yan. Simple namang isa lang yan. Hindi natin maisusuot yan, mga kasikat. Pag isa lang yan. Ah, magkahiwalay. Hindi dito. Bakit yung isa lang? May sticker na merong ano. Yun. Pasensya na, hindi ko alam kung paano ko kukunin. Meron siyang mga Huawei card. I think ito yung warranty card. 3 years warranty siya. Meron siyang English. Ayan, English. English translation. Pag binasa ko to, nako, ang haba ng ano. Meron siyang Arabic. Ayan, Arabic. Medyo hindi nyo. Huwag na natin ano yan at mahina tayo sa Arabic. Ano yung bulate pag binasa mo. Meron din siyang instruction kung paano gamitin. Ayan, mahaba-haba. Pero ano? Anyway, huwag na yan. Bakit iisang strap? Baka isa lang talaga ang binigay ng ano, kumpanya, kaya mura. Oh! Ayun pala, extra lang pala to, sakaling mawala yung I'm sorry mga kasikat. Eh, medyo na-excite. Yan, 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 yan. Ito yung ano niya. Yung pinakalock ng ano. Extra din yan. So, yun. Maliban dun, wala na. Ito. Ito na yung charger niya siguro to. Yan! Tintanan! Whoa! Magnetic charge. Ayan po. I-charge niya lang sa likod. Ah, ito lang, dilo. Teka lang. Dito muna tayo sa ano. Ayan. USB type. Pero hindi siya natatanggal. Nakapix yung ano, since magnetic na siya. So, yun. Ah, ito na tayo. Dilo. Whew! Mabuksan na natin. Long press. Oh, ayun oh. Gumagana mga kasikat. Gumagana. Mga 5 days siguro bago bumukas. Hindi. Yellow lang. Yun. Yun na. May language. I-try natin sa English. Yun, nasa gitna. Yun pa sa English tayo. Tapos ang sabi niya, swipe up. O yun o. May ano. Dahil nga kabubukas lang, marami pa siyang mga instruction na ibibigay sa'yo. So, yun. May reset. Anyway, mamaya na natin i-reset.
siguro kailangan pa natin tong i-charge dahil nga naka-stock. So, marami tayong dapat na i-kwento tungkol dito, review. So, yun lang kasimple, isa. Extra ng strap. Tsaka tong mismong relo. GT Watch Runner B19S. So, yun lang muna siguro mga kasikat. Umalay nyo sa isang araw. Matyambahan nyo rin. Matyempohan nyo doon sa extra. Mabili nyo ng ganito na lang din talaga. Tip lang pala mga kasikat. Huwag na huwag kayong bibili dito sa Saudi nang hindi naka-sale. Laging nagse-sale dito. May weekly, may daily. I think daily, wala. Siguro mga weekly at monthly. Iba-iba yung ano dito. Iba yung pag nag-sale dito, ibang-iba sa Pilipinas. Sa Pilipinas, siguro mga 10%, kadalasan 5%. Pero dito, meron pang ano, sa ibang item, sa ibang company, sa ibang brand, umaabot ng 80%. Yan. Kagaya nito. 58%. Yung cellphone ko nga na Huawei din, nabili ko ng 50% mula 3,999, nabili ko lang siya ng 2,100 reals. So, oh my God! Wow! So, yun. Medyo puputulin muna natin dito ang ating pag-review, unboxing dito sa GT Huawei Watch GT19S. So, maybe kung gusto niyo ng part 2, kung paano gamitin to, i-charge lang muna natin ngayon. So, maraming salamat. At pagpalain tayo nawa ng ating Panginoon. Bye-bye!